Naisipan ko nga palang baka naman yung lutuin ko ngayon, tropa. Kaya nagtiyaga ako kahit mahaba yung pila dito, tropa, kasi mura. Kaya pagdating sa bahay, iniwa ko na agad tong karne ng baka. Iniwa ko to ng maninipis, tropa, tapos pinupukpo ko ng kutsilyo. Nakatulong kasi yan para matuling kumapit yung lasa sa karne. At the same time, para kung lumipis, tsaka madaling lumambot. Tapos lalagyan ko na yan ng pang-marinate natin, tropa. Mga 6-7 kutsara ng toyo yung nilagay ko dito. Tapos naglagay din pala ako dito ng cayenne pepper. Optional lang naman yan, tropa. Siyempre, ito yung importante, yung ground pepper natin. Tapos ilalagay ko na yung napisa akong kalamansi, tropa. Yan kasi isa sa mga pagpalasa ng marinate natin. Tapos yung last na ilalagay natin sa pang marinate natin is yung pineapple chunks. Tapos lamutangin lang natin mabuti o lamasin lang natin mabuti para mas kumapit yung mga pampalasa natin nilagay. Tapos maganda nga pala kung overnight nyo itong imamarinate. Ako kasi 3 to 4 hours ko lang itong namarinate dito sa loob ng rep, tropa. Pero goods na rin yun. Mas manunot na rin kasi yung lasa nung ating pinangmarinate dyan, tropa. Bago nga pala natin isa lang, ihiwain ko na itong green at saka red bell pepper natin. Tapos sasabay ko na dito yung bawang at saka sibuyas natin. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. Tapos sinalang ko na nga pala yung kawali natin. Sabay nilagay ko agad tong ating minarinate na baka. Saka natin lalagyan ng apoy yan. Pagtutubigin kasi natin to, tropa. At the same time, papakuluin at papakapitin natin yung mga pampalasa dyan sa loob ng baka natin, tropa. Takpan lang natin at kukulo na yan. Hintayin lang natin ulit yan ma-reduce yung pinakasos niya, tropa, hanggang matuyo. Ayan, then goods na yan. Tapos haluhaluin lang natin, then lalagyan ko na kasi yan ng mantika para magisa na natin yung bawang at sibuyas nating hiniwa kanina. Mas maganda kasi kung papakuloy muna natin to bago igisa para maluto lahat ng minarinate natin sa baka. At syempre para pasok na pasok yung lasa sa loob ng ating karne ng baka, tropa. Tapos haluin lang natin to mabuti, ugisain lang natin mabuti para maluto yung bawang at sibuyas natin. Tapos nilagyan ko na nga pala ulit to ng tubig tsaka pamintang durog o ground pepper. Tapos nilagyan ko na rin ng asukal. As in konting asukal lang para mag-balance lang yung ating lasa ng alat. Kasi may tamis na rin yung pineapple. Tapos ihuli natin tong bell pepper natin. Nilagyan ko nga pala ng tubig para mas lumambot pa yung ating baka. Tapos nag-additional na rin ako dito ng isa pang sibuyas para mas aroma yung ating baka, tropa. Tapos takpan lang natin ito at pakuloyin para lumambot din yung ating baka. Tapos titikman na natin to. Quality goods na. Patuyin na lang natin, tropa. At yan, goods na. Ihain at i-plating na natin. Let's go. Para nga, kahit katumbas, ngito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Tikiman na naman, ito na naman ang pinakagusto kong part dito sa aking vlog, tropa. Siyempre, bago ang lahat, pray muna. Thank you Lord for the food, amen. Una ang lahat, hindi mawawala yung sili natin, tropa. Kasi yan sa nagpapagana ng ating kainan. Diba, subo na natin to, tropa. Yan, unang kagat, thank God agad. Balance sa balance yung alat, kalamansi, tsaka yung tamis, tropa. Quality goods, mapapa-extra rice ka talaga. Taob yung mga kaldero ng kanin nyo dito, tropa. I-try nyo na. Yan siya, salamat ulit sa panonood, tropa. Paalam, bye-bye.